Ganyan daw ang wish ng 32 anyos na si Michelle. To die beautiful and happy. At hindi nga siya binigo ng kanya mga kaibigan at kaanak. Sa kulay at saya ng Miss Gay pageant na ito sa Misamis Oriental, sino mag-aakalang ang kanilang runway sa isang lamay pala? Ganito raw kasing burol ang habili ni Michelle sa kanyang mga kaibigan. Tatopic namin yung mga kung paano kami kapag kami ay namatay, yung mga burol namin, anong mga plano namin. So, yung ginawa namin kay Michelle, yun talaga yung mga request niya na dapat masaya ang kanyang burol. Yung mga preparation, lalong-lalo na sa lamay, kami mismo yung nag-decorate ng burol niya. Nag-put up kami ng mga balloons na rainbow. Meron kaming ginaganap na mga Miss Gay, mga program na nagpapasaya sa mga tao na bumibisita doon. Life of the party raw si Michelle noong nabubuhay ito. Nalalaman talaga namin na wala ang kanyang presensya kasi nga sobrang ingay niya, siya yung nagpapatawa sa grupo. Pero ang tawanan at kwentuhan tungkol sa kamatayan, hindi raw nila inakalang agad magkakatotoo. Sa cellphone lang siya kasama ng boyfriend niya. Tapos meron siya nakita sa Facebook post na bigla siyang natakot at na-trigger yung sakit niya na high blood. Agad itinakbo si Michelle sa ospital. Habang papunta kami ng ospital, bigla na naman siyang inatake doon sa loob ng ambulance. At makalipas lang ang halos 4 oras. Tuluyan ng namaalam ang kanilang kaibigang si Michelle. Kamalaw pa lang ko nga diyan na sa taman. Walang ko na mabadlong siya. Galit ko siya. Sa kabila ng hinagpis, hindi nakalimutan ni Rain ang paandar na request ni Michelle. As a pinsan at isa sa mga close na relatives niya, ako talaga yung nagplano na ganun yung mangyayari sa burol niya. Napagbigyan namin siya kung sino ang magme-makeup sa kanya. Napagbigyan namin yung gusto niya masaya yung burol niya. Kabilin-bilinan daw ni Michelle na mag-organize ng Miss Gay competition sa kanyang lamay. Palagi siyang sumasali ng beauty pageant, lalong-lalo na nung payat pa siya. Minsan pinapalad, minsan hindi naman, pero palagi kami nakasuporta sa kanya. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Michelle Andrea Sosposar-Saba, representing Puyamis Festival. Tulad ng personality ni Michelle na masayahin at makulay, na puno ng tawanan at masayang alaala ang lamay niya. Hanggang sa kanyang libing, animoy may party. Masasayang musika ang pinatugtog na sinabayan ng sayawan ng mga nakikipaglibing. Supportive naman yung family niya kasi bago namin ginawa yung lahat, of course, with the approval naman din ng family niya. So naintindihan naman din ng family niya yung ginagawa namin kasi alam din nila na yun yung gusto ni Michelle. Pero hindi pa rin maiwasang mangulila ang mga naiwan ni Michelle. Inaot ko nga, mali pa yan ang hub. Nasasabakan sa Ginoo karon, para na may pangayo. Para kay Rain, masaya silang naisakatuparan ng ilan sa kahilingan ni Michelle. Para at least kahit wala na siya, mafe-feel niya na masaya siya at minahal talaga namin siya dahil ginawa namin lahat ng gusto niya. Marami man ang tumaas ang kilay sa kanilang funeral gimmick, ang mahalaga raw ay napasaya nila si Michelle sa huling hantungan nito. For me, siguro maiwasang sometimes maging conservative tayo. Importante kasi yung masaya lang kahit masakit sa pamilya niya na naiwan, pero kailangan talagang tanggapin at maging masaya na lang. Kahit buhay pa tayo, dapat palagi tayo nagdarasal, nagsisimba para kahit anumang oras na kunin tayo ni Lord ay parang prepare na tayo sa anumang bagay na mangyari sa atin. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay, pero di tayo dapat makulong sa pighati. Alalahanin natin sila at huwag ibaon sa limot habang ipinagpapatuloy ang sarili nating buhay ng nakangiti. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo. Bats in the City. Tinatayan na sa 3